I'm gonna be younger, babe. And thank you for your goodness, and pray, Lord. Bless this food as we eat it together. And thank you rin po sa asa ko po na nagluto. Thank you po, Lord. We pray, Lord, na makuha na rin po namin, Lord, yung result, Lord, sa test niya, Father God. And I know, Lord, na mapapasa niya po yung certification niya. And thank you for everything. I love your praise, you. Just never pray. Amen. Tanong pa kainin to? Sarap? May sasabihin ako. Ano? Wait lang. Subo lang ako. Ano, within 2 days yung ano ng resulta? Oh. Ano? Makalaman siya makukuha. Dumating na? Mm-hmm. Ha? Ano sabi? Sorry, Agape. Hindi ako napapasa. Hindi mo napasa? Mm-hmm. Ilan para makapasa? Ayoko na, Umi. Sorry, Agape. Okay lang. Ilan para makapasa? Okay lang yun. At least nag-idea ka, di ba? Kasi sorry na, Fede. Kito, Agape. Ba't ka nagsusorry? Agape, party lang yun ang buhay. Magre-relate ang importante dun, ang importante dun, hindi ka susuko. So, gabi naman. Ang ka na umiyak, Agape. Sorry, Agape ko na. Hindi ito nahirapan din kasi ako eh. Oo nga, huwag ka naman umiyak. Napakahirap din naman ako. May bayad yung susunod na exam, wala? 177. Yung susunod na exam? Hindi, pag handaan mo, saka may take ulit. Yung unang na-exam lang yung libre, ganun? Hindi ko alam. Ano ba yung gingham? Hmm? May bayad gingham? Wala. Paano ba? Anong may bayad? Yung exam na tinig mo, may bayad? Yung school ko yung nagbayad. Hindi mo doon naipasa yun? Hindi ko alam. Yung susunod, mayroong bayad? Wala naman sinabi. Hmm. Tignan mo, baka libre pa rin yung susunod. Diba? Hmm. Kasi mahal din, diba? Oo. Ano ba yun? Hindi mo, hindi mo napasa yung exam. Masaya ko eh. Sabi na prank ko eh. Saan yung camera? Ang gabi. Makumasaw. Sabi ko na hindi ako maniwala eh. Nasasagot mo yung mga sinatanong ko sa'yo. Hindi ako maniwala. Hindi ka nakapasa. Makumasaw. Binigay mo yung tenga mo eh. Ang kulit mo gabi. Tingnan yung camera mo. So, sinurprise ko si Team dun sa video na yun. And para malaman ko kung ano yung magiging reaction niya kung mag-fail ako. And gusto ko siyang i-surprise dahil nga gusto kong maging regalo yun sa kanya. So, kaya ko po ginawa tong video na ito. I just want to share a testimony with you and to encourage other people. May mga bad news and good news tayong nararanasan sa buhay natin. But, hindi dahil may bad news tayo, is hindi na tayo magtitiwala kay God. Hindi dahil may blessing tayo, dun lang tayo magtitiwala. Ano man yung pinagpipray natin, hindi man instantly, in God's perfect time, ibibigay niya din yun, kung ano man yung dinidesire ng puso natin. Kaya ko to i-share para matestimony ko kung gaano pa din kabuti si God sa lahat ng oras. So, last year, na-deploy si Teams, naranasan ko na talagang malungkot, umiyak,
na hindi ako sanay dahil nga namimiss ko din si Tim and yung family ko. Yung pangalawa naman na naranasan kong bad news is nag-take ako ng board exam sa ASCPI. But unfortunately, hindi po ako nakapasa sa una kong take dito sa Amerika. So nalungkot ako, na disappointed din ako noon. Dahil ang hirap talaga ng examination. Ang last underway ni Tim, pag-uwi niya, galing underway. So, ayun, na-surgery siya last year. October din yun. Dahil nga sa spontaneous pneumothorax. Nauna kami mag-quarantine kasi nga hindi siya basta-basta makagalaw and nahihirapan siya. So, kailangan niyang malimitahan lahat ng ginagawa niya, even workout, and kung bakit din siya tumaba, dahil nga, ang daming bawal sa kanya. Pagbuhat nga lang, ng 5 pounds lang ata yung pwede sa kanya. So, nahirapan din kami dahil may ganong pagsubok sa buhay namin. Pero ang tinitignan namin nun is, may purpose si God. Kung bakit nangyari yon, and inalaw yun ni God dahil nga may better plan siya para sa amin. Nag-positive na naman ako sa pregnancy test, but unfortunately, natapos ko lang yung first trimester. And sabi sa akin ng doctor, everything's alright, huwag daw ako mag-alala. So hanggat wala daw complication, hindi niya daw ako i-ultrasound. So, panatag ako dahil nga, yun yung sabi ng doktor, dahil okay naman daw lahat ng resulta ko. So, yung blood work, sa urine test, okay naman daw. But, twice ako napunta sa ER dahil nga sumakit yung lower abdomen ko. Then, yung pangalawa ko namang punta doon is nag-bleed naman po ako. Maybe. So, hindi ko yung matanggap. Umiiyak ako dahil bakit sabi sa akin ng doktor ko sa OB, everything's alright, di ko daw kailangan magpa-ultrasound. Pero kung hindi ako in-ultrasound sa ER, hindi ko malalaman na wala na palang heartbeat yung baby. And nag-stop na yung development niya within, I think 7 weeks to 9 weeks. So yung laki lang ng baby is mga 7 to 9 weeks lang. But 3 months na akong buntis that time. So kahit inaalagaan ko siya, hindi ko namamalayan na nag-stop na yung development niya kasi nga wala na siyang heartbeat. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin kami pinabayaan dahil nga lahat naman libre nga dun sa check-up ko. And hindi ko na kailangan mag-undergo sa DNC or RASPA. Dahil kusa na lang siya mahuhulog and lalabas sa akin, sa katawan ko. But sa moment na nalungkot ako, how many days man yun, at tinulungan ako ni Lord na maging strong ako and magtiwala ako sa kanya. So sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, pinagdaanan naming mag-asawa, may mga bad news man kaming naranasan, pinagdaanan na kaya namin yun, hindi dahil sa sarili namin o dahil sa aming dalawa, but nakaya namin yun dahil sa tulong ni God. Hindi niya kami pinabayaan, pinrovide niya pa rin lahat. Human kami sa isa't isa. Naging long distance kami. Ilang beses man ako umiyak, ilang beses man ako nalungkot dahil hindi ko makasama yung mahal ko sa buhay ko. But tinulungan ako ni Lord na mag-depend ako sa Kanya. Doon tayo magiging better person. Magiging strong tayo from the inside and out. Kasi alam natin na ang foundation natin na kay God. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagkulang si Lord. Pero provide niya, He is our source. Siya yung nagbigay sa amin ng joy, ng happiness, ng contentment, ng pagmamahal na hindi namin mahahanap sa ibang tao, sa pera, kayamanan dito sa mundo. But we are secured by God's love, grace, and He is our source of blessing. Ang gusto niya lang, sa kabila ng lahat na pagdaanan natin, good or bad news, magtiwala tayo sa Kanya.
For I know the plans that I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, but to give us hope, future. So, bakit ka hindi magtitiwala sa Kanya kung siya pala yung may hawak ng future nating lahat? Hindi man natin alam yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi man tayo naging prepared dito sa pandemic na ito, yung mga pagsubok sa buhay natin, actually hindi naman tayo prepared eh. Pero pinapakilala ni God na siya yung sovereign, siya yung may control ng lahat, and lahat ng meron dito sa mundo o pagdadaanan natin is temporary lang. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, mabuti pa rin siya. But ang gusto niya is kung paano tayo babalik, lalapit sa Kanya at magtitiwala sa kabila ng lahat ng pagdadaanan natin. No matter what, good or bad thing na nangyayari sa buhay natin or anumang situation na hihirapan tayo, kasama natin ang Diyos at may plano siya sa buhay natin. And thank you for watching this video. I hope na na-encourage kayo, and lahat ng honor, glory belongs to God. All things work together for our good, for those who love God. Thank you!